Hello guys, welcome to another video of Tips and Tales. Kumusta mo tanan? I hope okay lang mo, no? So ang video na to karong adlaw is all about the basics of arowana keeping. So, ang topic nato karong adlaw is the basics of arowana keeping. Vlog ko ani is because magpa-grow na pud ko og mga arowana para ihalo na ako sa akong community tang kay murag lingaw siguro mas daghan og arowana nang galangoy-langoy. So, diri na ako'y checklist para guide pud nako. At the same time, makatabang ko ni sa mga gusto mag-keep og arowana. Number one sa atong listahan is the tank size. So, ang arowana manggod, managko gid ni sila. No? Asian mo, dagko po ni siya. Pero diligid pareha sa silver na uban maabot og 3 feet or more. So, according to sa checklist, Asian, ang minimum nila na requirement is 4 by 2 by 2. 4 feet ang length, 2 feet ang width, and 2 feet ang height. For silver naman, it's 6 feet or 6 by 2 by 2. Anong kailangan siya kay... Anong kailangan siya 6 feet? Kay mas dako, magod siya, magtaas siya. Kung ganong 2 feet sila both or more, para makaliko sila. Dako magod na ilang girth, dako na ilang lawas, so kailangan nilang makatuyok dito sa aquarium. So mo na siya ang basic requirement sa tank. Ang akong aquarium dere is at around 5 feet by 20 by 20 lang. Medyo sakto ra gyud siya. Silbi ano na lang pud ni siya, grow out tank. Up to a certain month na dako na siya, pwede pa siya. Although sa una nakapadako na ko dere mga 2 feet kapin. The next on our checklist is the filter. So, importante kayo yung filter, no? Kaya mawagin niya ang kinabuhi sa itong tank. So, ako ang ginagamit dali karon kay ang trickle. So, ganahan ko sa trickle kay tungod sa yung dripping system, nagpatak ang tubig, so oxygenated din siya. So, mas buhi ang tubig. Although, daghan klaseng filter na ay sump, na ay overhead, depende lang sa inyo, basta dako inyong filter, the more tubig ang ma-filter, the more dako volume ang filter, the more tubig ang ma-filter, mas maayo. Filter di ay na ay two types. Mechanical filter, which is the wool, and the biological filter, kanang mga lava racks, pumice racks, bioballs, ceramic rings, so diha mo puyo ang bacteria. Sa nakita ninyo sa daan ako ng mga videos, kuan lang siya. Wool lang siya, the rest pumice lang yun, wala na yung lain. Puno na ako tanan ng filter na kong pumice. And then, effective man siya for me. No? Okay, ang number 3 na to. Ang number 3 is the submersible pump. For the submersible pump, ang basic rule lang kita ni is dapat makatuyok ang tubig sa filter, ha. Makatuyok siya. Mga 3 times or more in an hour. So, kailangan sa isa ka oras, tanan tubig, makaagigid siya sa filter. So, muna ang basic rule sa pump na itong ibutang. So, mag-matter na lang po na siya. Kunwari, puno kay media yung filter. So, mahina siya. So, mangita po pump na mas makaya ginali niya. Number 4, tanti po na siya ang cover. So, kabalo man tano na tanan arowana, jumper gini siya. Depende po sa temperament na iba dili kayo, pero most jumpers yun. Kita ang sir mo sa video atong sa Amazon, ang silver arowana ni ambak, kaon o mura insect. Daghan po ways na pwede na to i-cover sa itong tank, no? For example, kanang sa akong dako na tank, medyo ipabuhat na siya. Ipabuhat na siya na anche screen door. Kanyang diri sa likod na ako, magpakat ko glass. Wala agad siya muslot. Para dili mo ambak kay murag sa akong naobserbahan, those are the two
two reasons why na mamatay ang arawan. It's either maumbak or bad water quality. So, importante gyud na kubera na to atong mga aquarium. Okay, the next one is yung light, ilaw. So, tanong na ako, naalay duha ka klase na suga eh. Ang isa kay for the viewing purpose only, para lang naakay suga sa gabi, naalay view. And the other one is the tanning light. Kanya ko mga LED strip lang, bait na akong LED strip. So, main tank na ako, mga bulbs lang po. Any light will do. No? Katong isa, which is the tanning light, kasagaran makita na ako sa super red eh. Para mag-intense bito ilang colorations and scales. Coming from the word tan, mura lang na siya ka nang magpa-tan ka sa beach ba, magpa-adlaw bito ka. So, murag mo-replicate siya sa buga sa sand, so murag isod po kayo na yan suga. Para lang yun magka-color ang kana mga super red for sure purposes or ganahan lang yun sila mag-groom sa ilang arawana. The next part sa atong checklist ang pinaka-importante sa tanan. Ug kini siya ang nitrogen cycle. In my own term, actually daghan mga explanation na gitanaw na ako sa Google. Mag-introduce ka og good bacteria. Pwede siya liquid. Namagoy mapalit diya karon ng mga bacteria starter, no? So, imo lang na siyang ibubo sa imo aquarium. Padaganon nimo yung aquarium for how many weeks, mag-create na siya og good bacteria. Ang isa pud ka way na mag-introduce ka og good bacteria is through putting in magbutang ka live fish. Kasi nga ni, nagbutang ko tinfoil. Before manggod ang aquarium pag-set up na to, patay ni siya na tubig. So, by introducing parang nga ni mga tinfoil, mag-create na siya good bacteria later on na mapuyo dito sa itong mga filter media, sa mga pumice. Ang mahitabuan na, ang isda, malibang na siya. So, ammonia to. Later on, ang ammonia, mahimo na siyang nitrite. So, from then, mahimo siyang nitrate. Antod, mabalik na siya or mahimo na siya into good bacteria. So, muna yung cycle. So, kailangan yun na to na buhion ang tubig. Pagbutang mo sa isda, malibang naman to siya. So, ito siya libang. Nag-work naman ang bacteria, so, gwapo gihapon ang quality sa itong tubig, maski delicate na nag-water change. No? Pero importante kitang water change. So, muna siya pinaka-importante sa tanan ang nitrogen cycle or magbutang tag-bacteria sa itong bacteria house. Naapodri ka ron sa Red and Gold Aquatics. Ang checklist sa itong basic arowana keeping, murag na okay na manggit siya. Plus, na-cycled na ang tank. It's time na para magpalit o arowana. So, tanaw na ito sa ilang mga isda na doon eh. We'll be right back.
na anak diri sa balay. Gikan ta kina Robin sa Red and Gold Aquatics, unya nagkuha tag duha ka Silver Arowana, so mo niya ko'y pag-grow diri. Napakoy balaki ad, pero so far kanilang sa. So karon gina-acclimate na nato ang isda. Acclimation is yung process na lain ang temperature sa bag, sa source, ug lain po ang temperature sa aquarium, so kailangan nato i-match para dili mo mabigla ang isda. So mo nang ginapa-float sa nato diha para mag-level ang temperature nila. And then later on, pag i-release na nato ang mga isda, haluan na ito gamay o tubig from the aquarium. Eh, siyempre, lain po ang quality sa ilang tubig, sa akong tubig, para dili po mabigla ang isda. Ang pH dito, pH na ako lain man. So, para maka-adjust gamay ang isda. So, ipa-float lang din nato sila, mga 20 minutes siguro, then release na nato. Guys, after 4 days, kampante na sila sa ilang bagong balay-balay. I suggest kung mag-start mo with keeping arowana, palit siguro mo medyo stable na size, butang nato mga 8 inches above for silver. For Asian also, mas maayo kung ako, mas ganahan ko anang pagpalit na ako atong RTG, medyo dako na siya, kaya stable na. So, karon, slice ko gagmay na pasayan, then mawa na siya ako ginapakaon. Pero naapay balak magpalit ng feeder. Bahin dahil sa feeder, make sure lang na reliable ang source kay basig na ay dalang sakit. Kaya pagpakaon ni mo, masakit ni mo ng isda. So tayo na kailan ni mo ang nag-breed. Eh, mas maayo kung i-quarantine sa animo, imusang palibangon. What if na ay dalang sakit, parasite, so maapektuhan mo ang system. Sa maintenance di ay, akong ginabuhat dire, partial water change lang, 20-30%. Ayaw lang dakuha kay lisod na. Kabalo na ka ng mapaguhan sila sa tubig. Or kung na may stock water, mas maayo. Pwede daku na percentage ang i-water change. Pero kung wala, diretso tap water, pag-fill ninyo sa tubig, ano, hinahinayon lang ninyo, bahala dugay mapuno. Para di lang siya mabigla. Moto itong video sa basics of arowana keeping. I hope namin natunan, no? Share to your friends na nagaplano mag-alaga o arowana. If you have questions, comment lang mo below. I'll try to answer them. And then, don't forget to like, share, and subscribe. Vincent Deus.